Okay guys, good afternoon. Nais ko lang i-share sa inyo yung aking saloobin sa mga pinanggalingan kong trabaho. Yun bang maaga ka magising, maaga ka maglinis sa sasakyan bilang isang protection agent, bilang isang bodyguard. So, ang trabaho ng isang bodyguard is pinaprotektahan niya yung pagmamayari ng kumpanya at yung boss niya. Kung anong mangyari dyan sa pagmamayari ng kumpanya at saka yung boss niya, sagot at saklaw ng isang bodyguard yan. Sana naman, hinihiling ko lang sa isang mga boss, kung mapanood nyo to mga bossing, respetuhin nyo yung mga tao nyo. Tulad ng bodyguard, driver, janitor, o anumang klaseng empleyado nyo, respetuhin nyo. Kasi una-una, hindi kayo nakakagalaw ng maayos kung hindi dahil sa kanila. Sa janitor pa lang, kung ang opisina nyo madumi, walang taong pumapasok. Tama ba ako? Hindi. Kailangan sana, sa akin ang hiling ko sa inyo, nananawagan ako sa inyo, respetuhin nyo lahat ng tao nyo. Dahil kung lahat aalis yan, hindi aangat yung negosyo nyo. Tulad ko, isang kunting pagkakamali lang, talsik. Pero ang ginawa mong mabuti, 1,000,000 beses, okay sa inyo yun. Pero isang pagkakamali lang ng tao nyo, bakit kailangan nyong tanggalin? Sakit naman para sa isang tao eh. Masakit sa isang empleyado na ganun. Pero para sa akin, si Allah, si Diyos na lang yung may alam. Alam niya kung ano yung puso ko, alam niya kung ano yung isip ko, alam niya kung ano yung pagkatao ko. Yan, tulad dyan, maaga ka magising, pupuntahan mo yung bahay ng amo mo, susunduin mo. Kung ano man yung sasabihin niya sa'yo, kung may kunting pagkakamali ka, ina-accept namin lahat yun. Okay lang. Walang problema, hindi kami nagtatanim ng sama ng loob dahil alam namin sa sarili namin kung may mali kami. Pero kung alam namin na may mali yung amo at pagalitan ka na lang ng walang dahilan, siyempre, hindi mo maiiwasan yun mag-iisip ng bakit ganun si boss, ano ba yung kasalanan ko. Pero hindi kami nag-iisip na gagawin namin yung gusto namin sa amo namin, hindi. Hindi kami ganun. Professional kaming tao. Yung isip namin, professional. Lahat ng bodyguard, nananawagan ako sa lahat ng mga bodyguard. Huwag tayong magtanim ng galit sa ating amo. Iwasan natin yun. Kasi meron kasing nangyayari na hindi maganda eh. Pagka nag-iisip tayo ng masama sa amo natin. Aksipin natin lahat ng sinasabi ng amo natin. Kung hindi natin siya matiis, aalis na lang tayo. Ang pinakadabis. Hayaan na lang natin sila. Kasi yung Panginoon hindi naman kasi natutulog yan. Umalis ka sa isang pisto, sabihin natin malaki yung sweldo, umalis ka na walang kasalanan. Mag-iisip ka na wala ka ng trabaho, pero ang Panginoon nandiyan. Sabihin ng Panginoon, ilalagay kita sa mas maayos, mas malaking sweldo. Doble pa yung sweldo mo kaysa sa pinanggalingan mo dahil mabuti kang tao. Kailangan natin kasi yung magiging hanis sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, at sa Diyos. Ganyan lang, at yun lang yung payo ko sa mga kasamahan kong mga bodyguard. Iwasan natin maging magalit. Aalisin natin yung galit sa puso natin. Nawa ang maghari sa ating dibdib, puso at isipan yung pag-ibig sa kapwa. Dapat makatulong tayo sa kapwa natin. Mayroon ako nagiging amo eh. Wala akong ginagawa. Lahat mali. Natatawa ako. Tinatawanan ko na lang siya. Sabi ko, bakit ganun yung ugali ng amo? Siya yung nagiging sa kalagayan ko at siya yung nagiging bodyguard ko,
tapos ako yung amo, madaldal, bungangang babae. Siguro sasama yung loob niya, pero para sa akin, hinahayaan ko yun. Charge the experience ko yun eh. Hayaan ko na lang siya. Kasi yun yung ugali niya. Ipagdasal mo na lang sa Panginoon na sana baguhin na yung ugali niya para mayroon taong tatagal sa kanya. Yun. Experience ko yan, mga kalodi, mga kaibigan kong BA. Experience ko yan. At kung mayroon man kayong ma-encounter na ganyan, na klaseng tao, hayaan nyo lang. Mas maganda, umalis na lang kayo. Umalis na lang kayo. Hindi yung aalis na hindi nagpapaalam, ha? Dapat magpaalam kayo kung kailangan nyo maggawa ng resignation letter nyo. Boss, aalis na lang ako sa ganitong ganyan. Ilagay nyo dun sa resignation letter nyo yung pagpasalamat nyo na respectfully na lahat ng magagandang salita, sabihin nyo doon. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob. Yun ang pinaka-the-best sa tao. Yun ang pinaka-puhunan natin. Kasi pagdating natin sa taas, pagka tayo'y nawala na at pumanaw na sa mundong ibabaw, yun yung magiging sahod natin sa Panginoon. Kailangan natin yung kabaitan na kung ano yung kabaitan ng Panginoon na ikinakalat niya, sana yun yung ampunin natin sa ating isipan, puso, at pagiging ugali natin. Kahit sinong tao, kung kailangan nila yung tulong, tutulungan natin. Pag may madaanan kang pulubi, pagka kailangan nakikita mo sa isang pulubi na kailangan niya ng pagkain, tubig, damit, kung meron ka, bigyan mo. Bigyan mo. Huwag kang humingi ng kapalit pag ikaw ay tumulong, dahil kung saan naman darating sa'yo yan eh. Kung saan darating sa'yo yan? Mahalaga na katulong ka. Diba? Napapansin nyo pag kayo'y tumulong sa isang taong nangangailangan. Una-una, yung parang nagiging sariwa yung pagaramdam nyo. At saka, nawawala yung mga problema nyo sa buhay. Nawawala yan kasi yung sarili mo, parang proud ka kasi nakakatulong ka sa ibang tao. At lalong-lalo na siyempre sa pamilya mo, dapat tutulong ka kung anong kailangan nila, kung anong meron kaibigay mo. Pero kung wala, ipaliwanag mo siya ng maayos. Dahil wala naman tayong sapat na kayamanan tulad ng iba dyan na kahit anong dampot nila ng pera, pwede silang dumampot. Tayo kasi pinaghihirapan pa natin yung ating pera na malilikom sa buwan-buwan. So yun lang, mga kaibigan kong mga bodyguard, kailangan mahaba yung PC natin na maximum tolerance lang po yung ating gagamitin. Huwag tayong mapikon, huwag tayong magtanim ng galit, at saka iwasan natin yung tampuhan, lalong lalo sa mga kasamahan natin. Kung ano man yung magiging problema natin sa ating mga kasamahan sa trabaho, kung ano yung sinabi niya, kausapin mo siya ng dalawa lang kayo, tanungin mo sa kanya kung ano yung nagiging problema niya, ipaliwanag mo sa kanya. Tsaka kausapin mo siya para magiging okay kayo. Kung ganun pa rin yung ugali ng kasamahan mo, umiwas ka. Huwag mo na lang siyang kausapin. At kung saktan ka, siguro huwag lang siyang magdampot ng baril, kasi iba na yung usapan doon. Pag nagdampot kasi ng baril yung isang tao, ibig sabihin niya nag-attempt siya na papatayin ka niya. So ano bang gagawin mo kasi may baril ka rin? Unahan mo na lang siguro siya. Kung kailangan mo siguro mag-cover at may mataguan ka, pwede kang magtago. Pero alam ko pagka isang tao pumunot ng baril at binaril ka, hanapin ka ng hanapin niya, ano ang gagawin mo? Number one, siyempre, isa-side mo na siya. Kung nakatapagtago ka na pag-sulpot niya, isa-side mo na siya. Kung hindi ka naman nasaktan at nag-attempt lang siya na babarilin ka niya, mas mainam, ilapit niyo sa barangay, ipablatter niyo siya, ipahuli niyo siya. Siguro kailangan niyang mag-euro kasi iba yung utak. Tayo kasi na mga protection agent at saka bodyguard, at lahat naman siguro tayo nakapag-euro. Doon nila nasusukat kung ano yung isip natin. At dyan nila nalalaman kung ano yung ugali ng isang tao, ng isang bodyguard o isang security guard, isang sundalo, isang police, o anong klaseng
saklaw ng military. May neuro tayo eh. Kaya ang dapat nating gawin, huwag tayong magiging civilian mentality. Kailangan natin i-apply yung pagiging military movements natin. Okay? So, yun lang mga kaibigan kong mga PA. Ingat na lang kayo sa inyong mga duty. Alagaan nyo yung boss nyo. Huwag nyo silang pakitaan ng hindi maganda. Kasi ang amo nyo kasi pagka yan ay nakakita ng magandang performance, may tatagal ka. Tapos, siguro dadagdagan yung sweldo mo. Ganun. Ako kasi nagkaroon ako ng amo na hindi ko alam kung ano yung dibdib niya, ano yung isip niya, ano yung kanyang puso. Kahit anong klaseng gawin mo, makitungo sa kanya ng maayos. Naranasan ko yan eh. Kitungo ka ng maayos sa kanya, gagawin mo lahat ng trabaho mo, lahat mali ka. Iling-iling ka na lang kasi mag-iisip ka ngayon ano ba ang dapat mong gawin sa amo ko. Pero siguro kung ganun yung magiging amo nyo, mas maganda umiwas na lang kayo, umalis na lang kayo. Huwag kayong umalis ng ginagpaalam ka na lang ng maayos. Okay? Okay, thank you. At magandang hapon sa inyong lahat, mga kalodi, mga ka-PE, kabodyguard, kakuya sa Pilipinigil, Mandirigma, brothers, Agila ng Manila, binabati ko kayo. Lahat ng kabats ko sa Pilipinigil Fraternity, at binabati ko kayo ng magandang hapon. At naway iligtas tayo sa lahat ng ating problema o anumang klaseng kapahamakan. Gabayan nawa tayo sa lahat ng oras, lalong-lalo na po yun mga mahal natin sa buhay. Okay, amen.